So hi guys. Masulog. So hi guys, welcome muli sa aking channel. At ngayon po ay kami mangunguha ng asawa ko ng papaya at gagawa po ako ng atsara. So ipapakita ko guys sa inyo kung paano magluto ng atsara. So tara guys, samahan niyo ako at kami po ay mamimitas na ng papaya. So dito po kami po ay nanghingi kay Tia Leia ng anong papaya. At malalaki po yung papaya nila, kaya nakakatuwa pong dito manguha. May po yung manunungkit at medyo mataas-taas po yung papaya. O tingnan niyo po, kalalaki ng bunga. Wow, lalaki. So ito po yung papayang babae, ito may mga bunga. Ito naman po yung lalaking papaya. Pag po bulaklak ang kanyang nakasupang sa kanya. So yan po. Oh. Sobrang dami ng bunga. Yan na tayo po. Ay, manunungkit na ng papaya. Ay! Oops! Isa pa. Isa pa. Mga dalawa po lang ang aking kukunin. Ayun pa, malo pa. Malapit. Yan. Oh, yeah. Ayan po, at ako'y dalawa ng aking nakuha. Masalitay ko ng blast. Magaan siya, kahit malaki. Parang hindi siya yung mabuto. So yan guys po, ito po yung aking gagawing atsara, fresh galing sa puno. So Tia Leia, salamat po sa pagpapahingi sa akin ng papaya. So sila po wala dito at sila po nasa Biladan, kaya po walang tao dito sa kanila. So tara guys, kami po uuwi na ng asawa ko at kami po ay magsisimula na magluto ng atsara. Ito ko po yung nahukay dito sa tanim ni tatay ng luya. Dahil ito po isa sa ingredients ng ating lulutuin ngayon na ano ay atsara. Kailangan po ay may luya. Dami. Ay! May ano po ay may bulati. Ayan guys, dito po ako naglilinis dahil po yung aming labahan at babrush po ng aking asay, nakakaya po maduma ng putik. Ay, tumoy na. Ayan, tingnan niyo guys. Yan po yung aking, yan po yung binrush ng asawa ko. Kaya dito muna lang tayo sa putik. Parang ito lang yung tinanim ni tatay. Ibang kulay yan. Ito yung pinakang pinagmulan guys. Kasi ito na yung anak na niya at mga naging laman pa. Pwede na ulit itong itanim eh.
Focus mo. Simulan na po natin munang magbalat na itong ating papaya at magyaryar. Okay, let's start. So yan, umiiyak na po ang ating papaya. Masyado pong maraming ano ay dagta. Pero iba po mag-ingat sa ganito pag gusto po ninyong mag-try din. Dahil po minsan ay ang dagta po ng papaya ay makati sa kamay. Pero kagaya pong, kagaya ko po na makalyo na ang kamay, hindi na po sa akin na atlab ang kati ng papaya. Ang ano po, ang dagta ng papaya. Shoutout nga po pala kay Ma'am Jody. Thank you nga po pala sa inyong peeler. So, napapabilis po ang aking pagbabalat ng papaya. Napakatalas po. Saglit ko lang pong binalatan yung dalawang papaya ang malaki. Talaga pong ano pa ah, bata pa ang ating ano ah, papaya. Tanggalin lang po natin yung buto. Dahil yan po'y mapait. Baka po mamaya mapasama sa ating pag-mimix ng ating mga ingredients. Yan po, at malapit akong matapos. Medyo masakit din talaga po sa braso pag yayar-yar. So yan po, at lalagyan natin ng asin. At pong lalamasin to ating niyar-yar na ano, papayat para po mawala yung tubig. Kailangan po natin itong tigain. So, ginawa ko lang po siyang korteng shape na flowers. Patarin po ito. So, slice lang po natin ito na pabilog. Ayan. Pwede bilhin ng isda. Sakto po sa atsara ito. Pinarito ko kay inihaw namin. So yan po, at atin ang ilalagay yung ating suka. Ilalagay ko na po yung luya at bawang. Ayan. Ating ricado na ilalagay. Ilalagay na rin natin yung ating asin, tapos yung ating paminta. Ang mas gusto ko pong paminta ang nilalagay ay yung buo. Ayan, mamaya na lang natin po idadagdag yung salt kung halimbawa po at ano ah, matabang pa. Ilalagay na rin po natin yung ating asukal. Hindi ko rin po muna ito ilalahat. Ito po ay isang cup. Tatantsahin ko muna yung lasa kung baka mamaya po mapatamis yung gawa ko. Yeah.
Lalagyan na po natin yung ating carrots. Habang inintay po natin yung aking doong niluluto na pinakangsas natin, ayun, tinimplahan natin na suka. Atin na po muna umimix itong ating papaya. Nagyan na po natin yung ating kaninang mga carrots, silip. Tapos po yung ating siling tula. Mix na natin. Lalagyan na po natin yung ating raisin. At syempre ang ating pineapple, ilalagyan na rin po natin. Wow, mukhang masarap. So yan at okay na po yung ating sauce ng ating atsara. Atin na pong aahonin. Lalagyan na po natin dito sa ating papaya. Atin nang hahaluin lang ito. Ganda ng kulay yan. So yun guys, at atin ang titikman ang aking gawang atsara. So wait, na-try ko na guys. Sorry po, ako'y pawis-pawisan at mainit po dito sa aming kusina. Titikman po na. Sarap. Guys, tama-tama ito sa pit na rito. Papatikim ko rin po sa aking asawa. Tikman mo. So yan po, at titikman na ng aking mister. Ano, masarap? Ano? Sarap. Sure? So yan po, amin lang pong papalamigin. Sakalaan po namin ito ay lipat sa jar. Pwedeng pambenta. Okay. So yan po, at kami nagbili ng isda. Mura lang po ngayon ang bili namin ng isda. Ito pong buro-buto. Ito po ay 100 ang kilo. So ito po isang kilo ang bili ko sa buro-buto. Tapos po ay ito namang galunggong ay 110 ang kilo. 2 kilo po ang binili ko. Tapos nagbili rin po kami ng buraw. Ito naman pong buraw ay 130 ang kilo. 1 kilo lang po 'yan. So ito po yung mga binili namin ng isda. Ito po ay tamang-tama sa atsara at akin po ipipritong padaing. Ay nako, panigurado. Kami po hindi pa nakakain. Ayan, atin lang po itong padaing ang hiwa. Mukhang sariwa po talaga siya. Ayan. Ayan, tapon yung ano, lasa, pumain. Lagay mo din. Pumain sa bubo. Ito pong mga hasang at mga laman loob ng isda ay aming po lang ilalagay sa rep.
At ito po yung aming pinapain sa bubo. Sa bubo malaki. Sakto ba ganun natin bubo eh? Ito po nga nilalagay sa plastic. Yan naman po. Sariwa. Ito po ay galing ng fish port po sa Dinahikan. Pamain. Pati mo tatanggal ko na. Yan. Ito ah. Tulong. So yan po at amin na ang titikman ng aming tinimplan at tsara. Sana po ay magustuhan ni nanay. Kaya natin ang kunting salay. O yung ating. So tsaran! Ito na po ang ating atsara. Special atsara alamalin. So yan mother. Try it. So yan guys, at tayo po ay kumain na. Kami po ay ngayon palang kakain ng aming tanghalian. Bagamat ngayon po ay nakay mag-aalas 12 na yata. Ah, alas 2 na po yata ng hapon. Mag-aalas 3 na po. So ngayon po ay tayo kumain na. Ito po ang aming ulam. Pinrito po itong buroboto. Nalitikman mo na. Yan sila nanay po'y mahilig sa ganang atsara, lalo na po't prito ang ulam. Pati po si tatay. Masarap. Ano nanay, ayos ang pato ko. Ayos. Sarang nabili sa nanay. Hindi nga. Ayos. Ayod. Ayod. Ito naman mahal. Tinan mo kung bagay nga sa prito. Sarap. Guys, ito may pinakain na. Atsara. Sarap na yung sariwa yung sila eh. Nung alam mo yung tatay ako mag-aatsara. Amin tatay, yun ang maigi. Nalala ko na rin dati lagi kayo mag-aatsara sa akin. Alam pa rin bang mga panin? Kaya nga nangyay. Pinula. Minute. Sa mga, sa baga, mga ano sa baga, may atsara. Yata. Tumala. Ang dami.
So, ito na po yung aming mga nagawang atsara. Ako po ay nagbili ng mga maliliit na lalagyan at ipapatikim ko po sa aking mga kapatid. Pati po sa aking biyanan. Bibigyan ko po sila. Tikman mo ang aking atsara. Wow! Naka-special. Thank you. Mukhang masarap. Salamat, ate. Salamat. Okay. Oh, mother, ang iyong kapartida. Malaki. Dahil kayo ay paborito niya ni tatay. Salamat. Ito guys, Angie and Ninay. Oh. Salamat, tita. Salamat. Salamat, Maloy. Salamat daw. Aba, hindi ko din buksan yun. Hindi mo kapartida. Bayabas girl, oh. Atsara. Wow! Patikmin mo baby ang mama, ha? Sige po. Mabangan eh. Nakain ka na ganyan? Hmm. Tsaka ito sa prito, masarap. Oo, sa prito yan. Tama ka. Okay. Sarap na amoy. Thank you, tita. Okay. Papatikmin kita ng aking atsara. Salamat. Atsara. Salamat po. Wala pala din si nanay. Ay, si Tia pinasaan. Ang Tia pinasa kanila. Oh, nasa kanila. Lutan. Ibigay mo na lang sa. Ay, ibigay mo na lang Tia kay Tia P. Ha? Dala. Oh. Tikman mo lang. Sige. Mag-iilaw kay mami. Tatay, atsara, yung ginawa namin. Yan po yung hiningi namin kahapon na ano kay Tia Lea. Yan na po yung mga alaga namin pato dati. Malalaki na. Dito na po sila nagala sa palayan at wala na po ngayong mga talo.